Alam nyo ba na pagtatapon ng mga batteries like lithium ion and lithium polymer ay hindi ginagawa basta-basta. Merong proper way kung paano ito i-dispose. As a matter of fact, merong batas na umiiral ngayon, protection ng ating environment. Hindi po pwede magtapon basta-basta ng mga batteries like lead acid, lithium polymer, and lithium ion kasi bukod sa nakakasira sila ng environment, po pwede rin itong mag-cause ng sunog. Actually, maraming paraan para muling mapakinabangan ng mga batteries at hindi mo na siya kakailanganin pang itapon. So dito sa video na ito, meron ako isang paraan na ipapakita sa inyo kung paano ito muling magamit. Pero bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakasubscribe, ano pang iniintay mo? I-click mo na yung subscribe button dito sa baba, pati rin ang notification bell para lagi kayong maging updated sa mga future vlogs na i-upload ko. Wala namang mawala sa inyo. Charot. So hindi ko napaabain pa. Let's roll the intro. Disclaimer lang guys, itong mga battery na gagamitin nyo for this project should be still in good condition. If ever na yung battery nyo is merong mga acid-acid sa gilid or mataba na, mainit na, kaya merong butas, huwag nyo lang gamitin. It's time to dispose na yung mga batteries na yon. Pero if ever na yung battery na balak nyong i-recycle was still in good condition, why not? But hindi natin muling pakinabangan, di ba? Pero make sure lang na kapag hindi na in good condition yung batteries nyo, eh huwag nyo nang balaking i-recycle kasi baka mag-cause pa ito ng sunog at mapunta pa sa risk yung buhay nyo. So dito sa video na ito, meron akong lithium polymer. At itong lithium polymer na ito ang i-recycle ko para hindi ko na siya kailangang itapon. Kuya Haggis, baka sumabog. Para muling mapakinabangan itong lithium polymer na ito, bumili ako sa Shopee ng isang module. Around 100 pesos lang naman siya mahigit. Base sa itsura ng module na ito, di naman mahirap hulaan kung ano yung mabubuo ko, di ba? Dito sa video na ito, bubuo tayo ng power bank gamit ang lumang battery. Tulad nga ng sinabi ko kanina, dapat make sure muna na okay yung battery. So, visual audit muna tayo. And hindi siya mainit, hindi siya mataba. Wala ring acid-acid sa katawan at walang butas. Tinest ko na to kanina at merong voltage. Goods naman tong battery na to. Itong project na ito is madali lang naman buuin. Ipapakita ko sa inyo yung module. Ito yung module niya. Kung mapapansin nyo, meron dalawang pads dito para pag hinangan ng wires. Merong isang B+, merong isang B-. So, itong positive, syempre ihinang lang natin dito sa B+. Then, ang negative is ihinang lang natin sa B-. Tapos nun, meron na tayong battery. Ah. Tapos nun, meron na tayong power bank. Diba? Ganun lang kasimple. So, let's try. So, let's try sa kabila. Medyo bago pa lang kasi kaya matigas pa ang USB hikaw. Ito ata ang quick charge. Ito ang quick charge. Ang sa kabila, quick charge. Napakasimple lang, di ba? Hindi naman mahirap buuin. Ihinang mo lang yung positive sa positive, tapos negative sa negative. Then, good to go na siya. Gagana na yung circuit. Pero, di natin pababayaan na matapos yung project na to ng ganun lang. Kasi wala pa siyang case. Wala siyang protection from physical touches, pagkabasa, or whatsoever. Mas maganda kung meron siyang case. Para sa case niya, susubukan natin, experiment lang, gamit tayo ng palutena. Para aesthetic. Charot. So, ayun. Itong palutena ang gagamitin natin para sa case niya, then lalagyan natin ng acrylic sa taas. I'm not sure kung meron pa akong transparent na acrylic na natitira, pero sana meron pa. Pag wala, ayun, basta acrylic ang sa taas niya, then palutena ang body niya. So, let's go, gawin na natin.
kung mapapansin nyo, ayan, after natin i-router, rounded na yung mga edges niya. Ano, trip ko lang i-round para medyo malinis tingnan. Ay. Oops, dito muna tayo sa video na to. Okay, pause muna. Kung mapapansin nyo, kinagat ng router yung kahoy. It happens kasi hindi ako nag-iingat. Kulang yung kaalaman ko sa paggamit ng polymer router. Meron kasi kung bala, pwedeng pang ganun talaga na task. Ang problem kasi, sinagad ko, pinalalim ko ng sobra para konting ano-ano lang, tapos na agad yung trabaho. To the point na umuusok din yung kahoy kasi sa sobrang init. Hindi pala dapat gawin yun. And I'm not sure kung pwede rin ipagawa sa palm router yung ganun task o pang plunge router lang siya, kaya pang table router ba tawag dun. Nag-experiment lang din kasi ako. So, ayun. Kung may naisip kayong mas magandang idea, pwede nyo i-comment dito sa comment section dito sa baba. Para babasahin natin. Sa susunod, alam na natin. And then, makatulong tayo sa iba rin nanonood ng video na ito. So, huwag nyo gagayan yung ginawa ko kasi napaka-delikado. So kung ngayon mapapansin nyo, hindi siya pantay-pantay din. Hindi ko na tinapos kanina yung gawa ko kasi ano, muntik na nga tayo mabawasan ng daliri. So, ayun. Pero tinesting ko naman siya, nagkasya naman siya. Lalagyan ko na lang nitong barnis para tumigas yung kahoy. Aesthetic ka pa. Muntik na madali-dali eh. Charging. Ayan, nagcha-charge siya. Nagbibilink yung in, so it means nagcha-charge siya. Then, let's try naman kapag... Fast charge. Yung dalawang kuryente nakailaw, then QC. Kabila. Kung mapapansin nyo, yung gawa ko, yung loob niya is hindi pantay-pantay. It happens kasi yung
router, yung pinaka-platform ng router, kapag malaki na rin yung napalubog ko, lumulubog din siya doon. So, tumatabingi yung bala, and then may mga part na mas malalim, may mga part na mas mababaw, hindi siya pantay-pantay. And tinry kong lihahin ng lihahin, tapos ikikil kung kakayanin. Saka, ginamit ako na rin ng finishing sander, kaso wala, yun na yung pinaka smooth na kaya nilang gawin. Hindi ko na rin tinuloy yung router kasi muntik na madaling daliri ko. Pinabayaan ko na, pero it turns out na parang maganda rin naman, parang primitive power bank yung kinalabasan. Kasi hindi pantay-pantay, pero okay naman siya. Parang, para sa akin na parang abstract, gano'n. Ang plano kasi talaga niyan is pantay yung loob, tapos merong pindutan sa gilid, and then merong yung kabilang gilid niya parang may pang-charge yan. Meron din butas doon, parang may saksak kung sakaling meron akong pang-charge na gano'n. However, hindi ko na rin tinapos, hindi ko na rin nilagyan kasi nga, natakot na rin ako. Tinigil ko na, yung part na tinigil ko na yung pagra-router. Router din kasi ang gagamitin ko baka pagdating doon. Pag-uyo ko nang i-risk yung daliri ko, baka madali pa. So ayan. Turns out, kahit hindi siya ganun ka-perfect na project, maganda pa rin naman yung kinalabasan, parang ang primitive power bank. Aesthetic pa. Pero mukha naman kahit papano aesthetic. Kasi ilagyan ko siya ng varnish na clear sa pinaka-finish niya. Para, ayun naman, medyo matibay siya, hindi lang yung finish niya. Hindi lang yung pinaka-surface niya is kahoy. Pero pa siyang isa pang surface, which is ang varnish na puprotekta sa kahoy from pagkabasa sa mga anay or whatsoever. So yun, maraming salamat sa inyo. Sana nagustuhan nyo itong video na ito. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, ano pang hinihintay nyo? I-click nyo na yung subscribe button dito sa baba. Pati rin ng notification bell para lagi kayo maging updated sa mga future vlogs na i-upload ko. At ayun nga, maraming salamat sa inyo. Hanggang dito na lang. Peace! Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath.